Pinalitan nga rin agad mga idol ni Bob Myers itong ang si Gary Payton na nawala sa kanila. Kinuha niya ngayong araw itong ang si Dante DiVincenzo kung saan mga idol nag-sign nga siya sa 2-year 9.3 million deal. Mas affordable nga ito mga idol kesa nga kay GP2 na 28 million ang salary. At mga idol, siya nga ang perfect replacement para nga kay Gary Payton. Pareha sila ng laruan mga idol, 3 and D guard. Kaso mga idol, mahirap kasi tumbasan yung depensa ni Gary Payton. Pero may depensa naman kahit papano itong si DiVincenzo. Maasahan na rin kahit papano mga idol. Nung sa Milwaukee Bucks pa nga lang, ay defense talaga ang kanyang main impact. Pumapangalawa lang yung kanyang 3-pointer. Kaya nga, a very good move para nga dito kay Bob Myers mga idol. Ang ipinilit niya kay Gary Payton II ay alos kaparehas niya rin ang laro. Matinig sa kanyang depensa at maaasahan niya rin sa 3-pointer. Sa buong karir niya ay nag-average nga siya dyan ng 34%. Pero mga idol, ano bang opinion niyo dito sa signing ng Golden State? Komento niyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan nga rin natin ang mga trade na naganap ngayong araw. Kung saan itong si Malcolm Brogdon ay napunta na nga sa team ng Boston Celtics. Kapalit nga ni Daniel Tice, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, Malik Fitz at Juwan Morgan at 2023 first round pick. Very fair trade mga idol para nga sa Indiana Pacers. Medyo lumawang-luwang nga ng kahit konti ang kanilang cap space tapos nakakuha pa sila ng first round pick. At para naman dito sa team ng Boston Celtics mga idol, a very great move para sa kanila. Deserve nga ng palakpakan dahil mga idol itong si Brogdon ay napakalaking tulong sa kanila. At baka siya na nga ang missing piece mga idol para nga sa kanilang championship. Very efficient player nga mga idol itong si Malcolm Brogdon. Tapos balak pang ilagay ng Celtics mga idol itong kanilang bagong bala na si Brogdon sa kanilang bench. Kaya mas magiging dangerous ang team ng Boston mga idol sa move na ito. Isa pang ang trade na naganap mga idol, Kevin Werther papunta na nga sa team ng Sacramento Kings. At natanggap naman ng Atlanta Hawks mga idol si Justin Holiday, Mo Harkless at ang kanilang future first round pick sa 2024. Etong move ngang ito mga idol ay nag-add ng depth sa bench netong ang Hawks. Pagdating naman sa Kings mga idol ay nag-add nga sila ng very versatile scorer mga idol, playmaker na si Werther. Very fair trade nga rin mga idol para sa dalawang team. Parehas nga silang magbe-benefit. At sa ating panghuling balita na nga mga idol, pag-usapan natin ang isang NBA player na naman na mas lalong yumaman. Zion Williamson mga idol ay magsasign na nga daw ng 231 million rookie max extension sa anyang team na Pelicans. Similar sa kanyang katropa na si Ja Morant mga idol, i-require nga rin siya mga idol ng New Orleans Pelicans na pumasok nga muna sa kahit anong All-NBA team para nga mag-guaranteed ang 231 million niya. Pero kung hindi mga idol, baka bumagsak nga yan sa 193 milyon na lamang. At sigurado nga ako mga idol na magiging hati ang bawat isa sa kanilang opinion kung deserving ba si Zion Williamson sa kontratang ito or hindi dahil hindi nga masyado siyang nakakalaro because of injuries. Pero ayon nga mga idol sa statistic ni Zion, siya nga ang kauna-unahang NBA player na mag-average ng 27 points at 60% field goal percentage sa buong season. First player to average 25 points 60% field goal percentage sa dalawang season at nag-average lang naman siya mga idol ng 20.3 points per game mga idol na itong nakaraang season, most since si Shaquille O'Neal noong 1999 to 2000 season. Very dominant numbers para nga kay Zion Williamson na pwedeng patunay na deserving nga siya sa kanyang gantong kontrata. Pero mga idol, ano bang opinion nyo dyan? Deserving ba si Zion Williamson dito or hindi? At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!